بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat o kitab, Kitab at-Tauhid, na sinulat ng Imam Shaykhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So sinabi rito ng Imam rahimahullah, babu maja'a fil quhan wa nahwihim. Ang babu ko panata, kung ano ang dumating sa ating nusus magmula sa sunna, o kaya naman kung ano ang dumating sa ating mga babala o kaparusahan o wa'id na nabanggit dito sa mga hadith na binigay sa atin ng Muallif rahimahullah. Kung ano ba ang paniniwala ng mga Muslim sa mga manghuhula o fortune teller, ganun din yung pumunta sa manghuhula, nagpahula at naniwala sa manghuhula. So babasahin natin ang mga evidence at bibigyan natin ng konting paliwanag kung ano ang pinagkaloob sa atin Allah Tabarak wa Ta'ala. Sinabi rito ng Muallif rahimahullah, bab maja apil kuhan. Ang kuhan na literal, ibig sabihin ng salitang kuhan o fortune teller o manghuhula. Sa Arabic, ang ibig sabihin ng salitang kuhan ay yung isang tao na nag-claim na siya ay nakakaalam ng mugaybayat o ng future, ng mga bagay na mga unseen. So ang kuhan ito ay isang pangalan na nagmula sa general na pangalan Arab. At ipaliliwanag natin mamaya kung anong sinabi ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na binigay sa atin ng muallif. At sa wanahwihim, at yung mga katulad nila. Halimbawa, nabanggit dito sa mga dito sa bab na ito, sa chapter na ito, Arab, Kuhan, Ramal, at saka yung mga na munajim na naniniwala sa mga epekto ng paggalaw, pagdating at paglabas ng mga bituin. Ang lahat ng yan ay sakop sa salitang Arab. Rawahu Muslim, sabi rito ng Muallif rahimahullah, rawahu Muslimun fi sahihan ba'du aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unti-unti natin yung hadith, sabi rito. Ito ay narrated sa Sahih Muslim. Fi sahih, nasa sahih ng Muslim. Ba'du aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. O isa sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga ni Sheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Hasan sa kanyang Fathul Majid, na ang tinutukoy dito ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Hafsa bint Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhuma. Ito ay tahkik ng mga ahlul hadith o ng mga muhakkikin o ng mga napapaliwanag na aklat ng imam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, man ata arrapan fasa'alahu ani syai fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Sabi rito, man ata. Kung sino man ang pumunta, arrapan. So ang ginamit dito ng sa hadith, arrap. Ang arrap, sabi ko kanina, ito ay general na talagang tawag doon sa mga tao na nagkiklaim o nag-aangkin na sila ay may kaalaman sa mga future, sa unseen, sa mga nakatago, sa mga lihim, maging sa lihim ng isang tao. O halimbawa, yung mga nawawalang bagay, uninakaw, at iba pang babanggitin dito sa hadith. Yan ay ibig sabihin ng salitang arrap. At ganun din kasama dyan, ang pupasok sa arrap ang kuhan, at nabanggit ko kanina, ang ramal, yung mga gumuguhit sa lupa, ganun din yung tumitingin ng palad ng tao. Ganun din yung mga tumitingin sa mga movement ng mga bituin sa kalangitan. Na sinasabi nila, ang bawat bituin o mga ang bituin na tinutukoy nila na lumabas sa ganitong panahon o nawala sa ito, meron siyang epekto sa pangyayari sa kalupaan. May mamamatay, may sisilang, mayroong mangyayaring aksidente o kalamidad. Yun ang ibig sabihin dito ng tatir ng mga nujum o ng mga kaukab o ng naw sa kalangitan. Man ata arrapan, sabi rito, kung sino ang pumunta sa isang manghuhula.
Ang tinutukoy dito, lalo-lalo na ang Muslim, lalo na ang tinutukoy dito ay Muslim. Ito ay talagang ay address, direktang address sa mga Muslim. Dahil alam naman natin ang mga kafir, talagang wala silang ano rito sa ganitong uri ng katuruan. Kung sino ang pumunta sa Arab, pasaalahu anisyay, at siya ay magtanong, anisyay, sa anumang uri ng bagay tungkol sa kanyang future, anumang bagay, siya ay ibig sabihin lahat. Tungkol sa kanyang pag-aasawa, tungkol niya sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang negosyo, tungkol sa nawawalang bagay, tungkol sa nakatagos, tungkol sa ibang tao. Nagtanong siya doon sa manghuhula, sa anumang uri ng bagay na hindi niya alam. Pasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 yawman. At ito ay kanyang paniwalaan, hindi tatanggapin ang sa kanyang sala ng 40 araw. Sa ibang riwaya, lam tuqbal salatan 40 layla. Sa ibang riwaya, ang ginamit dito araw, sa iba naman yawm. So bago natin umpisang ipaliwanag ang hadith na nabanggit sa Sahih Muslim, ang ilm ng akida o tungkol sa mga pagkaintindi ng mga Muslim o pagkakaalam sa mga ganitong bagay, alam ba, tungkol sa mga sihir, magician, manghuhula, mga uri ng sihir na pinaliwanag natin noong nakaraan. Ganon din sa mga manghuhula na nagpipredict ng future o nagkiklaim na alam nila ang future. Una, ito ay isang naiman ng Allah Tabarak wa Ta'ala sa mga Muslim na may tamang akida. Ito ay napakalaking biyaya sa isang Muslim na alam niya ang mga bagay na ito upang mapangalagaan niya ang kanyang akida. Kasi ang isang tao na may salama o maayos na paniniwala o akida, so protektado ang kanyang Islam, ang kanyang din, kanyang pagiging Muslim, protektado ang kanyang iman, protektado ang kanyang akida, protektado ang kanyang isipan. Sa mga anumang uri ng mga kurapat, no, tinatawag natin mga mystery, superstitious, mga tinatawag ng mga alamat, mga kwento o mga katang-isip ng tao na wala namang katibayan. At kapag ito ay ina-attribute nila o sinasama nila sa kanilang paniniwala, ito talaga ay mga katang-isip lamang o sabi-sabi lamang o gawa-gawa lang ng mga tao na nililigaw ang tao sa tamang landas. So, protektado ang utak ng isang Muslim o ang kanyang ukol. Ito ay nagiging salama sa anumang uri ng mga pamahiin at mga kasinungalingan. At ganoon din, salama, protektado ang kanyang kayamanan. Dahil ang mga mangkukula, manghuhula, mga arap, fortune teller, kinukuha nila ang kayamanan ng mga tao nang wala naman sila ibinibigay na mabuti o kapalit na magandang kabutihan. Kundi, dinadagdagan nila ang kasalanan ng tao. Bangla na sila. Ganon din, hindi maaaring mangyari sa isang Muslim na nagkiklaim na siya ay Muslim, na naintindihan niya ang kitab, ang Quran at ang sunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magsama sa kanyang puso ang paniniwala sa mga manghuhula at paniniwala sa Quran. Hindi maaaring magsama. Kasi kapag ang isang tao naniwala sa manghuhula, so ibig sabihin, naniniwala siya na Allah subhanahu wa ta'ala may katambal. Katambal sa impormasyon o tinatawag nating alimul gaib, tungkol sa kaalaman, tungkol sa unseen. Ang Allah subhanahu wa ta'ala walang syarik sa kalangitan at kalupaan. Kaya ang tinatawag nating mga manghuhula, lalong-lalo na manghuhula, na ang mga tao na yan, dalawa sila ay kupur at saka involved sa kupur at saka syirik sa dalawang bagay. Una, na ang tao na nagkiklaim na alam nila ang mga unseen o mga nakatago, mga sekreto, o mga nangyayari sa kapaligiran, sila ay nagkiklaim na sila ay may kaalaman sa unseen at ito ay special lamang o kas lamang sa Allah Tabarak wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al gaiba illa Allah." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabihin mo, "Qul la ya'lamu, walang sino man, sino mang kalk o maklukat." Sabi rito, "Man fis samawati wal ard." Magmula sa kalangitan, ang mga anghel sa kalangitan, wala silang kaalam-alam. At yung mga nasa kalupaan ng mga nilika, ito man ay tao, ito man ay mga iba pang mga nilika, jin man o tao, o mga hayawan. Al-gayba, tungkol sa mga hindi nakikita. Tungkol sa mga hindi nakikita, kahit present na pangyayari,
tungkol sa mustakbal, tungkol sa future, tungkol sa barsak, kung ano nangyayari sa pasakul, ngayon sa barsak, kung ano mangyayari sa impyerno at paraiso, ano ang pangyayari sa tinatawag natin mga unseen o mga hindi nakikita o mga nakadihim. Habi rito, walang sino man sa kalangitan at kalupaan ay nakakaalam ng gayon illallah. Sabi rito, Allah tabarako, talagang pinumpir niya maliban lamang sa kanya, walang iba. Kaya ang tao na magkiklaim ng meron siyang kaalaman o meron siyang kasir sa Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa unseen, siya ay kaper. Siya ay kaper. Tao na ay clear na kaper. Wala na rito pang ano. Talagang ito hindi natin sabi nga, hindi tayo nagtatakpir ng tao. Hindi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, walang sino man nakakaalam. At ito ay nilinaw, ibig sabihin, pinaliwanag sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ating babasahin. Pangalawang ano niyan, epekto sa isang taong kuhan, dahil siya ay kafir at musrik, walang sino mang manghuhula. Walang sino mang manghuhula na manghuhula na walang kontak sa jin. Yang jin na yan, pinaglilingkuran niya, sinasamba niya, sinusunod niya kanyang lahat ng inuutos ng jin, na bastusin ang Allah subhanahu wa ta'ala, magtakbir, magkupur sa Allah subhanahu wa ta'ala, bastusin ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ano pang mga kautosan ng jin na paglapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jin na mga kaper, mga syayatin, tinutukoy natin dito. So kaya yan ang dalawang tinatawag nating clear sa mga ayat, mga hadith, na ang isang tao na nagkiklaim ng unseen ay isang disbeliever. So ngayon, dito sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang pumunta sa isang manghuhula, pasaalahu, ano pala dito? Pasaalahu anisyay, at magtanong sa anumang uri ng bagay na kanyang kailangan para sa kanyang buhay. Pasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. So kung tingnan ninyo, may mga kitab at tauhid na libro, ito ay napakahalaga sa ating pag-aaral. Napakahalaga sa pag-aaral isang talibul ilm, ang pagtingin talaga sa libro, aklat. Ang salitang pasaddaqahu ay wala sa sahih Muslim. Wala sa sahih Muslim. Kung kaya kung titingnan talaga natin ang nasa sahih Muslim na hadith number 2230 na ang pinakamatan o text na hadith, man ata arrapan pasalo ano shay lam tukbal lahu salatun arba'ina yawm, wala yung pasaddaqahu. So, subhanallah, yan ang mga ahlul hadith. Yan ang mga ulama natin, mga Muslim, na napakaingat nila talaga maging sa isang kalima o word na, sa loob ng hadith. Sabi natin, ang imam, minsan ang mga imam kasi karamihan sa kanila, sila ay memorize ang kalaan. Hindi sila katulad natin nila, may libro tayo sila. Nagle-lecture sila, nagsusulat sila sa habang sa biyahe. Minsan, walang silang dalat, kundi sulatan lang at saka panulat. Wala silang kinokopyahan ng mga libro. Galing sa memory nila ang mga, yan ang mga unang mga ulama natin. Si Imam Ibn Qayyim, sinulat niya ang Sadal Ma'ad, ang ano, sa biyahe. Si Ikhul Islam Ibn Taymiyyah, sa isang magmula lamang sa pagitan ng sarayo, Akida al-Wasitiya. By memory. Hindi, wala sa tiniting ng mga reference katulad natin ngayon. So kaya sila, base sa memory nila, so, siyempre, tao lamang. Pero kung tingnan natin ang salitang pasaddaqahu, ito ay nasa Musnad Imam Ahmad. Ito ay kumpirmado sa Musnad Imam Ahmad. Rahimahumullah ang mga ulama ng hadith o ulama na sa kanilang pag-iingat talaga ng ating ng Quran at saka ng hadith, nalalaman kung ano ang pagkakamali o minsan, lalo na yung mga taong naggagawa ng kasinungalingan. Ang imam hindi siya nagsisinungaling, kaya lang ibig sabihin natin talagang human error, minsan may nailalagay, may nakukulang, talagang ganyan maging ang mga ulama na mga kibar. Kahit ang apat na imam minsan. Sabi rito, lam tukbal lahu salatun arba'ina yawma. So hindi tanggap ang kanyang sala sa loob ng 40 araw. So dito masala, o sual, katanungan, na ang isang tao na pumunta sa manghuhula, ang kanyang wa'id o kaparusahan ay hindi tatanggapin ang kanyang sala ng 40 days. Tinukutukoy natin ito ay pupunta. Tinutukoy natin dito pumunta. So kaya ang tao na yan, hindi accepted ang kanyang sala, pero hindi naman ibig sabihin dito na hindi na siya magsasala.
At kapag iniwanan pa niya ang kanyang sala sa loob ng 40 days, lalo siyang gumagawa ng napakalaking kasalanan, baka siya ay masaran pa ang kanyang puso. So ito ang unang ano dito, mas'ala. Pangalawa, kaya ito ang natin dito, ang hadith na ito para sa manghula at saka doon sa pumunta sa manghula. Pumunta sa manghula. Kaya yung nagpapahula, o yung pumunta pa lang sa manghula, kaya hindi magpapahula, pumunta lang. Ang kanyang sala hindi tatanggapin ng 40 days. Lalong-lalo na yung taong manghuhula. Nabanggit ko na siya ay labas sa Islam at siya ay, dahil siya nakiklaim ng unseen, pangalawa, siya ay may mga kontak ng mga jinn. Sumunod na dalil, sabi rito, an Abi Hurairah radiyallahu ankal man ata kahinan. Kanina ginamit arrapan, dito namang kahin. Kanina arrap ang ginamit, dito namang kahin. Kanina sabi ko nga ka na ang arrap, pangalan ng mga manghuhula, am, general. Ang kahin naman, ito ay isa sa mga pangalan ng arrap. Ito ang paliwanag ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, magmula sa lugat ul Arabiya at mga nusus ng kitab at saka ng sunnah at akwal ng mga salaf. Sabi rito, kung sino man ang pumunta sa kahin o manghuhula, pasaddaqahu bima yaqul. Dito na, ginamit na rito, pasaddaqa. Ito confirm sa mga ano na ito, sa hadith na ito, na ito ay nandito ang salitang pasaddaqa. Ibig sabihin, at kanyang paniwalaan. So, paniwalaan, anong paniwalaan? Ibig sabihin, paniwalaan kung anong sinabi ng manghuhula, alibaw. Kaya ang ibig sabihin nito, yung tao na ito na pumunta kanina, yung ano, pumunta lang siya, hindi siya papahula, hindi accepted ang kanyang sala. Dito naman, pumunta pagkatapos nagpahula. Ito ang pangalawang uro ng tao. Kanya dalawa, manghuhula, pumunta. Ito naman, pumunta na at nagpahula pa. Pagkatapos, hindi lang yung sabi rito, pasaddaqahu, naniwala. So, nagpahula siya at pinaniwalaan niya. Sabi niya, tama sinasabi mo, confirm ang sinasabi mo, tabit ang sinasabi mo, naniniwala ko sa sinasabi mo. Yan ang ibig sabihin dito ng pasaddaqahu. Ibig sabihin, pinatotohanan niya. Pinatotohan niya. Yes. Sabi niya, tapat ang sinasabi mo. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Bima yaqul. Kung anong sinabi ng bima yaqul. Kung anong sinabi ng manghuhula, pakad kapara. Pakad kapar. Ibig sabihin, dito ay taakid na ang tao na yan ay nag-commit ng kupor. Siya ay disbeliever. Pakad ka para bimaon sila alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang nirebuild sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga ahlul hadith, ang mga ahlul ilm, sabi nila, ang unsa lang dito ang Quran. Sabi naman ni Imam al-Qurtubi at iba pang mga nagpapaliwanag, sabi nila, ito ay kitab at saka sunnah. Dahil sabi nga sa ibang hadith, sabi niya, utito al-Quran wa mitlahu, mitlaha. Ako ay tumanggap ng Oh.